Welcome to my channel. First time ko ngayon magharap sa camera. Nakahiya. May pag-uusapan tayo ngayon, guys, about sa requirement on board cruise ship. Pero bago natin talakayin ngayon, I'm so thankful sa mga nanonood before ng mga previous videos ko na in-upload last 2 days ago sa my channel ko. I hope na-inspired kayo. Ito na po, guys. Yung pag-uusapan natin, requirements on board, please subscribe first and comment and like at the same time. Number one is education, guys. Sa ating ngayon, kailangan natin edukasyon kasi dapat matapos natin yung pag-aaral natin sa field ng mga courses na to, guys. Hotel and restaurant management, tourism management, cruise ship management, and hospitality management, guys. Tsaka tayo mag-apply sa cruise ship kasi ito po yung mga requirements. Kasi may mga barko na different requirements na kailangan nila bago nila tanggapin yung mga crew members na gusto nilang ipasok sa company ng mga cruise ship industry. Pag natapos natin yung 4-year course, is advantage sa atin, guys, sa pag-a-apply sa cruise ship industry. Kasi alam, marami tayong kompetensya pag nag-apply sa cruise ship dito sa Pilipinas kasi maraming nagbabarko ngayon. Kaya kung gusto mong magbarko, tapusin mo yung 4-year course mo kasi mas maganda. Nakaka-proud, nakaka-professional pagdating sa field natin, pagdating sa reality. Kasi, natapos ko ito. 4 years ito. Parang gumagalaw yung camera natin. Pasensya na. Yung ngayon, guys, mas maganda pag 4-year course kasi sabi nga, di ba, education is the key to success. Next one, guys, is good communication skills. Kasi kailangan po natin ito pag magbarko tayo. Kasi pag nandun na tayo sa realidad, mas kailangan na uplift yung language na gamitin natin, which is English, guys. Kasi paano natin ma-communicate yung mga at fellow crew member natin tsaka yung mga guests natin pag hindi tayo marunong mag-English? Yan po, guys. Dapat marunong tayo mag-English kahit common lang, guys. Common lang ang hinihingi ko. And then, pagdating sa parko, yun, magsalita tayo ng English. Kasi ako nung time na yun, pag-apply ko sa dito sa Pilipinas, siyempre, yung interview, yung final interview ko pala, English, ang hirap. Nosebleed ako. And then, before nun, bumili ako sa National Bookstore ng libro para mag-aral, mag-fluent, or to review some basic na itatanong sa akin pagdating sa final interview. Yun, guys, na-comply ko yung lahat, guys. Practice lang tayo para madali sa atin. Kasi alam na natin na tayo Pilipino, marunong tayo mag-English. Kasi pagdating sa realidad, pag nakita tayo na alam ng ibang tao na Pilipino tayo, mataas yung expectation nila sa atin, guys. Mataas. Kaya be proud tayo. Kasi ka number 5 po tayo sa buong mundo na pinakamaraming nagsasalita ng English. 62.73% dito sa Pilipinas nagsasalita ng English. Huwag kang mag-alala, belong ka doon sa 62.73%. Yan, guys, communication skills. Review ko lang, ha. And then the third one is you need to have a passport. Passport here. Passport and seaman's book. Kasi pagdating sa interview, hinahanap po to, especially sa kung final interview na, hinahanap po to ng principal ninyo. And if wala kayo nito, to be follow na lang yung seaman's book. Kasi importante yung passport. And then, the fourth one is 2 years experience, work experience. Kahit 2 years lang, guys. Sa land base, nakasampa na tayo yan pag meron na tayong 2 taon. Kasi pag meron lang 2 years experience, wala pa tayong takot na mag-apply sa cruise ship. Kasi sa mga application online ngayon ng mga agency sa Pilipinas, pinupost din nila yun sa Facebook. Makita nyo rin yan, guys. Sa next vlog ko gawin ko po yan. And then the fifth one is physically fit po tayo. Wala po tayong mga sakit, mga rayoma, arthritis, ano pa yan, yung mga sakit na yan.
sana wala, huwag po tayong magkasakit. Ngayong buwan na to, or ngayong taon na to, keep safe po tayo. Kasi may mga corona kayo, di ba? Pag mag-apply tayo sa barko, wala po tayong sakit. Kasi pag meron po tayo nun, hindi rin tayo makasampa. Nawawa tayo, hindi tayo makasampa, guys. And then the last one is no bad record in NBI. Kasi pag meron tayo nun, hindi rin tayo makasampa at the same time. Kasi number one din yun. Yung last ko na sinabi ngayon is importante. Kaya guys, kapag may plano po tayong mag-apply sa cruise ship later on or next year, comply na natin itong mga requirements na dapat natin ipa-submit before tayo kung nakapasa na tayo sa interview. I hope guys, nakatulong po sa inyo to. Please subscribe down below and thank you so much. Bye-bye!